Okay sir, so extract ko na po yung ano natin, yung reaction. So yung reactions po, nandito po yun sa, tapos na kayo dito sa modeling mode. Nandito po yun sa post-processing mode. Ayan. So mapapalitan na po lahat ng pages saka yung mga tabs natin. Nalalabas po yung result setup. Okay nyo lang yan. Ayan po. And then nandito yung node page, displacement tab. Ayan po. So yung nakikita nyo po dito, dalawang table, ito po yung nodal displacement or yung mga movement ng mga nodes. Ayan, so kung magche-check kayo ng deflection, nandito po yun. Yung mga movement ng mga nodes. So yan nyo po makikita. And then ito naman po nasa baba, ito naman yung beam relative displacement. Ito yung ginamit niya para ma-graph niya to. Ito pong nakita nyo red, ano po yan? Elastic diagram. So makikita nyo po dyan yung deflections. Ang active load ko po is load number 4, sabi niya. Pwede niyo palitan yon dito po sa top. Naka-load 4 ako eh. Babalik ko lang po sa dead load number 1. Tapos ito po, para makita niyo, i-sudge natin yung scale. Lalakihan ko yung scale. So click lang ako dito sa white area. Then i-hold ko yung control. Tapos i-scroll ko lang yung wheel ng mouse ko forward. Tapos yun na po yung deflection. Okay, so yun yung deflection based sa load number 1, which is yung dead load. Then ito naman yung according sa live load. Ito naman yung wind load along positive. Then wind load along negative. Okay, so exercise lang yan. In-exercise lang natin. Pero minimal lang yun. Mga ganyan lang po. Okay, then yung reactions. Ito naman po, nandito po yung reactions tab. Yan, so sabi ko po kahapon, copy-paste lang yung reaction. So, pag hindi nyo alam yung copy-paste na method, ang gagawin nyo, ito po mga to, ayan, ito yung kukopihin nyo, i-load nyo po sa structure manually. Matagal. So, ang copy-paste po, ang ikakopy nyo, ito pong table na to. Ito yung ikakopy-paste. Ayan, so, i-copy ko na po. Right-click copy. Ayan, ito yung reaction cell. So, ito po yung mayroon pong node 101, 102, 103, yung nire-number natin sa dun sa support. So ito po yung mga reactions, reaction due to dead load, live load, wind load, then wind load negative. Yan, ito naman po nasa baba, ito naman po yung ginamit niya para ma-check kung tama daw ba yung ano nyo, yung transfer ng loadings. So ito po yung isa sa mga chine-check natin kung tama yung model. Ito po, so nandito yung loads, yung reaction, tapos yung difference. Dapat zero yung difference. Ibig sabihin, load equals reaction. Pag meron yung difference, may mali dun sa model nyo. Ibig sabihin, hindi na-transfer lahat ng load papunta sa reaction. Yan. So, dapat zero po yung difference, yung mga differences. Yan. Yan, zero. Yan. So, okay yung model. Okay, then meron din tayong next page, beam. So, beam page. Yan. So, nandito po yung mga, una yung forces tab. Kung magdi-design po kayo ng connection, so magdi-design yung mga connections natin, mga welds or bolts, ito po yung table na gagamitin nyo. Ito po yung tinatawag natin na beam and forces. So, pinakita ko na sa inyo kung nasan yung start tsaka end node, di ba po? So, ito po. Sa beam number 1, pag kinik ko yung beam number 1, i-highlight yung beam number 1 dyan. Ito daw yung beam number 1. Tapos, ito yung node. Node A, Node B, or yung start saka yung end. So, pakita natin. Shift E. Ayan. So, dito sa green, ito yung forces na nandun. Ayan po. Ito yung FX, FY, FZ, MX, MY, MZ na nandun po. Tapos sa blue naman, ito naman yung 103. Ayan. So, kung magdi-design po kayo ng connection, ayan yung gagamitin nyo. Okay, so ito naman pong nandito sa baba. Ito naman po yung mga forces. Kung gusto nyo na pong i-design yung beam. So, ito po yung maximum axial, maximum bending, maximum shear. Naka-table na yan. So, gagawin nyo lang, kakopy nyo sa Excel, tapos i-search nyo yung maximum value. Yun na yung pang-design nyo. Okay, ito din po yung ginamit niya para ma-graph niya po itong nakikita nyo yung table na yan. Nakikita nyo dito sa diagram. Pakita natin. Okay, so yung color red na yan, sir, ano po, according dito, bending diagram or moment diagram para sa load number 1, dead load. Exercise natin sa yung scale. Ayan, moment diagram. Okay, pwede nyo pong palitan yan dito. Ito kasi yung nakaklik, moment
diagram. Ito naman yung shear diagram, FY. Ayan. Shear diagram. Tapos, nandito naman yung axial diagram, FX naman. Ayan. So, mas malaki yung axial load dito. Compare dito sa iba. Okay, so next up, stresses. So, ito din yung isa sa chine-check natin sa steel para ma-design natin yung steel. Sa steel, kina-compare natin siya sa allowable tension, allowable compression. So, click ko lang po yung beam. Ibablow up po niya yung section dito. Ayan. Ito po. And then, ito yung cross-section dun. Tapos, ito po yung mga corner stresses. So, in megapascal. Kina-compare niya sa allowable compression, allowable tension, kumpasado pa. Then, yung color blue po, ano po yung tension yun. Tapos, yung red naman, compression. Then, ito po nakikita nyo, yung yellow. Ibig sabihin, doon niya kinat yung section para makita nyo yun. Pwede nyo pong i-move yun papunta sa gitna. Kung saan nyo gusto, gamitin nyo lang to. Ayan. Yung pick icon, so namumove yun. Kung saan nyo gusto, galing. Para ma-review nyo po yung stresses doon. Okay, so ayan po. Then next tab, yung graphs. Ito naman yung graphs. So ito na po yung diagram. Moment. Ito yung shear. Ito yung axial diagram. Kung design na siya manually. So para po yan dito sa beam na to. Ayan. So natandaan nyo po itong beam na to. Makita nyo po hindi siya naka-release. Wala pong pin. Pero according sa diagram natin, zero yung moment doon. So sabi ko po kanina, susundin niya po yung condition po nung dalawang nakakonect, which is pin. Kaya naging zero po. Ayan. So no need na po na i-release din to. So dito naman, kabilang side naman po yung naka-zero. Okay? Then check natin kung tama ba yung ginawa niya dito na zero moment. So click ko po itong vertical. Kasi naka-pin. Naka-pin. So nakita niya zero, tsaka zero. So tama po yung behavior. Pero po, meron siya axial. Ayan. Axial yung nag-govern. So, naka-ano siya? Naka-negative. Okay? Then, ito naman, itong diagonal, dapat zero moment sa dalawang end. Ayan. So, tama naman. Zero moment. Meron lang siyang minimal moment. Ito po, nag-bend. Nag-bend daw ito kasi due to self-weight. Mabigat kasi, so nag-bend. Kaya meron siyang ganun. Pero axial pa rin yung nag-govern. Ito po. Ayan. So, tama po yung model natin. Okay? Then, pwede natin siya i-animate. Ito po, next page. Animate natin based sa deflection niya. Then, okay natin. So, ito po yung animation. Yung animation, ginagamit lang naman to para po makita nyo kung properly connected ba yung mga members. Pag meron po dyang improper connection, ibig sabihin po, maghihiwalay yung movement nila. Hindi kasi sila connected. Ayan po, so ma-re-review din natin kung tama ba yung support. So, dito po, syempre, naka-pin. So, pin. Dito naman, roller. So, ayun po, nag-i-slide. Ayan. So, correct yung ano nyo, yung model nyo. Pwede nyo pong palitan. Dead load, live load, wind load. O, ganun naman. Okay. So, yun na po yung sa truss na extract na natin yung forces natin.